Good day mga ka-house-tour, this is Ed and welcome again to my vlog. Today, samahan nyo ako sa aming biyahe. Papasyalan natin ang First Park Tanza. At ito nga ang gagawin natin vlog na to is a request of our viewers. Actually, one month ago na nga ito. So shout out sa iyo, Sir Jose Joseph, na nagre-request ng malalapit na establishment sa kaya ng buses, jeep, na going papunta ng First Park Tanza. So, ituturo namin sa inyo ang mga location, kung nasaan yung mga terminal, mga establishment na malapit dito sa subdivision ng First Park Tanza. And we'll give you an idea how much time ang i-google nyo sa travel from any place here. And today, nandito tayo sa Manggahan, going to First Park Tanza. So, according sa ating map ng Google, it is around 10 kilometers away via Governor Drive. And the time expected for you to be there is 17 minutes. So, maybe kung meron kang own car, mabilis to. Pero siyempre, if you are commuting in public transport, medyo may konting delay ng pag-travel. As you can see here, itong nakikita nyo ngayon is crossing ng papuntang Amadeo sa kaliwa. Kanan is papuntang Tejero, Malabon. And makikita nyo rito sa Manggahan area na to, nandiyan ang mga McDo, Pure Gold, Walter Mart, Manggahan. Yeah, may Mercury Drug dito. So, try to check nyo na lang sa video habang tayo tumatakbo. Nandyan din ang DB Mart, na kung saan pwede ka mag-groceries ng mga affordable prices nila dito. Kasi parang Divisoria ang pinaka-presyohan nila rito ng groceries. So, yan, sa kaliwa, makikita nyo dyan yung Walter Mart na binanggit ko kanina. So, ano-ano pa ba yung mga nandyan? So, may mga tindahan din ng mga appliances dito, Korean restaurant. And nandito rin yung wet and dry market ng Gen 3 Plaza or Gen Star. Ang tawag nila ay Gen Star Plaza. So, pwede kayong mamili dyan ng mga wet and dry goods like fish, vegetables. And sa left naman natin, makikita nyo dyan yung Gen 3 Med Hospital. So, private owned hospital yan. Yan, nasa left side lang na yan. So, yung mga establishment na rin dito sa right natin. And, so along this way, natadaanan natin yung isang hospital ulit na private din, which is the Gen 3 Doctors. So, dalawang magkatapatan yan dito sa Manggahan na available hospital. Though, meron din namang mga well care center na nandyan lamang sa Manggahan din. Nadaanan natin siya kanina, but hindi ganong kita dun sa daan yung logo nila. So, yun yung initial natin na may bibigay sa inyo for a while. And then, along the way na tumatakbo tayo, isasight natin yung mga iba pang establishment. So, dito, marami rito ang public utility vehicle tulad ng mga jeep, buses. Kasi yung mga buses na dumadaan dito sa Manggahan, pagdating niya ng 13, kakaliwa na yan papunta ng Indang. So, walang dumediretso ng papunta ng First Park Tanza. So, ang pwede nyong gawin pagdating ng 13, may another terminal doon ng mga jeep, which is papakita natin mamaya sa inyo, na kung saan pwede nyong sakyan from there to First Park Tanza. So, abangan nyo lang yung pagsishow namin kung nasa ang area doon sa may 13. So, kung kayo naman po ay may sariling sasakyan naman na magagamit, napakadali po ng travel dito. So, ang mga may congestion lang naman halos dito sa may parting Hugo Perez. So, which is approaching na tayo sa may Hugo Perez. Kasi nga, may mga intersection dyan na nagko-cross. That's why nagiging reason for traffic here. Pero hindi naman sa lahat ng oras, mostly sa mga rush hour,
saka yung dagsayong pagdaan ng mga sasakyan, pagtawid ng mga commuting public. So hindi rin naman natin na mapigilan yung gano'n sa dami na rin ng mga may sasakyan dito sa Cavite. And of course, daming mga subdivision. Ay, nakikita nyo ngayon yung approaching na to. Ito yung Hugo Perez. So sa kanan yan, papunta ng Gordon Horizon. Tapos sa kaliwa, yung mga bahay-bahay dyan, yung mga kanya-kanyang bahay dito. Yan. Kaya ginawan to ng overpass para sa mga pedestrian, hindi sila makikipagpatintero dito sa daan na to. So ito nga lang, meron dito yung U-turn, that's why yan ang nagkokos ng traffic dito. So Beverly Homes, yung nasa kanan, nakita nyo. So may Pure Gold Junior din dito sa side na to. So sa may left side ng Shell na yan, papunta ng Carlaville. Itong private subdivision sa kanan na yan. So napakarami na ng mga subdivision here in Trece area. Kasi nga, most of the land dito, dinevelop na for real estate. Hindi na siya for farmland. And we are approaching na doon sa isang bridge. Ito yung first bridge na dadaanan nyo pagpupunta kayo ng 13. Well-known bridge siya, yung metal, which is under construction siya ngayon. So yan mga ka-house tour, approaching na tayo doon sa ginagawang bridge. So once na matapos yan, magiging mas maluwag na ang travel dito ng mga sasakyan. Sometimes nagiging congested din sila rito because of the one lane na nadadaanan lang. So as you can see on our right, pag ramp natin dito, yan, Himlayan yan. Nandyan yung Himlayan. Alam na, Himlayan. So yung nakikita nyo naman sa kaliwa na yan, yan yung papunta ng Pacific Town, Concho. So yung mga nakabili dyan, dyan ang pinaka-way nila. So dito may tatayo ritong market sa may right side na nakikita nyo yung bakante na yan na may ginagawang mga metal-metal. So may market na itatayo dyan in the future. So this is part of the 13 na. So malawak-lawak din ang sakop ng 13 Martires. Mula sa Hugo Perez kasi kanina nang dinaanan natin, 13 Martires na yon. So ito yung next na bridge here bago ka dumating uli ng 13. So this is the second bridge, which is as of today, nagawa na yung pinaka center lane. Dati kasi ongoing construction siya, kaya medyo congested din. So paglagpas natin dito, darating na tayo sa Walter Mart. 13 Martires. Ayan. Katapat po niyan is Pure Gold San Agustin. So tapatan lang yung groceries na yan. So kung ikaw ay residente ng First Park, pwede ka ditong mamili. Napaka dami mo nang pupuntahan at pamimilihan. So tapatan lang yan, as you can see. And as you can see naman, itong 13 is around more or less 5 kilometers away lang sa First Park. Kaya kumbaga, hindi problem ang travel. So itong Walter Mart and Pure Gold San Agustin is around 5.4 kilometers away lang mula dito hanggang First Park. And yun nga, kung private owned vehicle user ka, 7 minutes ride lang yan. Pero kung commute, syempre makakabawas naman talaga ng travel time yung ano na yan, yung pagko-commute. So dito matatagpuan nyo rito yung municipal office ng 13. Nandiyan ang ating munisipyo. Yan, nasa kaliwa, nakikita nyo na yan. Munisipyo yan. Then dito sa kanan naman, mostly mga businesses na yan. Iba-iba, meron dyan kaina, motor trade, mga motorcycle shop, motorcycle store. And then narito rin ang school ng St. Jude Catholic School. Nandyan din yung simbahan nila, yung parochial church nila. Tapat halos itong Shell, ang pinaka-gate ng kanilang school. So itong kanto na to na daratingan natin, yung makikita nyo sa ating dadaanan, yan ang papunta ng Tanza, yung sa kanan. At yung sa kaliwa naman, papunta yan ng Indang. So after nating makalambas dito,
Makikita nyo dyan yung Tower Mall and SM and yung kanilang wet and dry market. So ayan guys, ayun, nasa kanan natin yung kanilang pamilihang bayan ng 13 Martires. So yun yung wet and dry market. Opposite nyan is a Tower Mall. Ayun o, kita nyo sa side, sa left. And then after this, makikita nyo dyan yung sa my left is SM Mall, SM City 13 Martires. SM 13 is around 4.8 kilometers away and 6 minutes ride by a car or kung public commuting ka, more or less. So, dalawa yung kanilang wet and dry market dito as you can see sa right side ng ating video. So, nandyan din yung 167 na Shoppers Mall na tinatawag. And then, opposite nga nyan is SM Mall. So, yung nakita nyo sa kanan guys, mga ka-house tour, mula dito sa ating pinanggalingan na to hanggang dito, may nagtia-terminal dito ng mga jeep. Ayan, nakita nyo sa kanan na yan. Tinan nyo yung mga nakapilang mga jeep na yan. Yan yung terminal nila rito along the way ng kalsadan to ng Governor Drive. Yan, mga jeep na yan, nakikita nyo. Yan yung bumabiyahe going ng Naik, which is dadaanan nila yung First Park Homes. So back and forth lang yan, mula sa Naik, babalik sila, papunta rito sa 13, and then ganun lang, pabalik-balik sila. So 24/7 din naman ang travel nila dyan, and yun. Yun ang magiging way dyan. So, I forgot to tell you kanina, dun sa Walter Mar 13, so, kung ikaw ay First Park Tanza owner or residence, meron silang magiging terminal ng kanilang shuttle service. Mula dun sa Walter Mart kanina na nakita nyo, tatravel sila from there to First Park Tanza. Then from here, to, tatakbo na lang tayo dito ng mga dire-diretso kasi wala na rito mga intersection. Medyo maluwag na ang traffic dito guys sa lugar na to. So hindi na kayo maiinip. And then dyan, madadaanan natin dyan yung isang school. May elementary din dito na school malapit sa Paragon and Camela Homes, which is yun, kung mga public school yung papasukan, yan, malapit sila dyan. So yung left side is Camela and right side is Paragon Village. Isang subdivision din dito yan. So after that, dadaan na natin yung public school here. So located siya nasa left side ng ating video. Mamaya makikita nyo. So malapit din ito sa Brookstone Park, which is isa rin subdivision dito. Nasa right side yung Brookstone. Yan guys, so yun nasa kanan, nakita nyo. Yan ang Brookstone, yung daanan na yan. Ito yung elementary sa kaliwa. Elementary school. And after nyan, mga ilang meters away, yung Notre Dame, which is it's a private school here in Kabuko, 13 Martires. So ito guys, part na ng Kabuko to. Itong lugar na dinadaanan natin. So may mga resort din dito. Ayan, as you can see, oh, Kabuko Resort. So sa kanan naman, eh, isang subdivision ulit rito. Ayan, oh. So guys, dire-diretso na tayo nito hanggang sa makarating tayo sa ating destination. So pag nakita nyo na itong logo na to sa right side ng EEI, malapit na tayo sa ating destination, which is First Park Tanza. So guys, eto na tayo sa First Park Tanza.
So ayan, ito na yung ating destination. So I hope nabigyan ko kayo ng information for this trip and tour, the travel tour natin, and yung mga binigay nating mga amenities, binigay nating mga available na pwede nyo makitang establishment along the way ng Governor Drive. So guys, kung may naibigay ako information sa inyo, comment lang kayo kung okay ba yung ating information. And kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe on our channel. And para mabigyan ko pa kayo ng iba pang information in the future, thanks for watching. God bless. Bye-bye. Keep safe always. It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like, I ain't